of August. Happy August! It's so, so wide! May exhibition sila dito. Shh! Yummy! Sabihin mo sa mga people, galing talaga magluto ni Mami Haidee. Baby, you're my angel baby. Diba? Another lazy afternoon, the clouds covered in gray. Third coffee of the day, almost fell asleep on sound. I yawn at the display. Third me. Okay guys, good morning. I wanna share something. Narealize ko lang ang ganda pala kapag organize ang mga bagay-bagay. Meron kang specific space for a specific task sa bahay niyo. How I wish na meron akong malaking laundry area. Wala lang, share lang. Tadaaan! Oh, diba? So nice. Aking front load washing machine. So, install lang to kahapon. I'm so happy. Kasi ang cute niya, diba? Ayun, diba? Ano kayang tutuwa? Oh, diba? No, I was in the States, di ba? Nakita nyo, naglalaba ako doon. Tapos, nakita ko how efficient na meron kang front load washing machine. Kapag ayaw mong magsampay-sampay, or probably you are in a rush, tapos kailangan mong suotin ng damit, pwede mo nang isuot right after you dry. So, alam nyo naman ako, ang babaw lang ng aking kaligayahan. Small things makes me happy. So, ngayon, maglalaba. Dahil, di ba pagka meron kang bago, excited ka. There you go. Keep you. Okay, so first things first, bago ako lumabas ng house, I need to pay my bills. Actually, may mga bills akong manual pa din, dumadating dito sa bahay. Tapos yung iba naman, pumapasok na siya sa email ko. So, first, Meralco bill. Bayad ako ng aking mga utilities. May mga bills ako na naka-auto-debit na siya. So, parang hindi ko na siya iniintindi like yung aking mobile. Kasi nakakalimutan ko baka Makati. Importante yung cellphone sa akin. Insurance din kasi it's either quarterly or annual. Other than that, minamanual ko monthly. Katulad ng Meralco bill. Taas ng Meralco bill, grabe. After which, ano yung ginagawa ko? Kasi mga ganito ko, pina-file ko. Tapos, nilalagyan ko siya ng notes na paid via, kunyari, BPI online banking. Ito namang aking internet, binabayaran ko sa GCash. Ito naman, meron naman siyang reference. Confirmation ng via text kapag nagbayad ka. So, done! Pansin nyo rin ba, ang mahal ng bilihin ngayon. The last time na grocery ako, parang yung usual ko na ini-spend on a grocery, parang komonte, cooking oil, halos doble yung price. Even guys, yung fresh milk na 1 liter, dati between 88 to 92, ngayon is 105 pesos. Ang taas din ng dollar, mahal ng gasolina, bumaba pa ngayon 76 na diesel for me. With all these rising prices, mapapaisip ka, saan pa ba tayo pwedeng mag-invest para at least to counter inflation? I think most of us, no, dun tayo sanay sa traditional way of keeping our money na nandiyan lang sa banko, di ba? Pero meron palang ibang ways on how we can earn more. Sa paghahanap ko, I found this app. The name is Whalefin and it's a digital investing platform. Actually, it's a leading crypto finance platform based in Singapore. You can actually do trading so you can buy and sell. Tapos, pwede ka rin mag-staking, meaning locking up your crypto investment over a period of time to earn interest. So, doon ka pwedeng magkaroon ng passive income. And then, you can also do loan. So, I've done my research. Si Whalefin is powered by Amber Group. Funded siya by Temasek. So, Temasek is the investment arm ng government ng Singapore. In addition to that, they have presence in over 150 countries. They also have this very strict security standards na verified by third-party audit like Deloitte. With all this information, I am convinced na okay tong platform na to. Kagandahan kasi dito guys, sa Whalefin, you can start your investment for as low as 50 pesos. You can start on that and then build your investment and then such time na kaya mo na, di ba? Whalefin din yung merong pinakamababang transaction fee. And real-time yung investment, mas malaki yung pwede mong kitain versus the traditional banks.
NDO for up to 7.5% APR. So, ano yung APR? Yun yung annual percent yield. Hindi ko to i-recommend sa inyo if ako nag-conduct ng sarili kong research. No? Last year, I started investing sa crypto. Ang nangyari kasi nun, parang it's like a word of mouth from a friend. Tapos yung friend ko, yung friend niya, and the friend of the friend. That time, hindi ako masyadong nag-research. No? Parang I relied heavily doon sa information ng friend ko. So, sabi niya, okay, ganyan, ganyan. Ang medyo question mark sa akin doon, yung investment namin, deposit namin sa banko in the name of a person. Walang company na nagbaback up kung sino yon. Basta pangalan ng tao. Wala ring app, no? Parang meron lang link. Nag-invest ako doon. Nag-invest din si Hazel. Nag-invest yung sister ko. So, nag-invest kami. So, yun yung hirap kasi parang meron kang doubts o parang meron kang uncertainty sa isip mo. Hindi ka mapakali. Mga after 3 months lang, parang sabi ng friend ko na naman, Hides, withdrawin mo na. Probably the trending is to go down. Hindi man ako natalo, nabawi ko yung money ko. Pero ang point, ang hirap lang, nang parang nangangapa. That's why I've learned my lesson this time. And also sa akin kasi, etong crypto, alam ko naman nag-exist na to. Long before, probably like 2016, 2017. Pero ako, last year ko lang ito in-entertain, parang ganun. So, hindi ako expert, pero gusto ko lang una matutunan. Dahil naniniwala ko, ito na yung future. Well, I know this is highly volatile. Pwede talaga siyang nag-i-spike ng sharp at lumabagsak din ng sharp. Kailangan marunong tayo. So, kaya ako din, nag-try ako to invest na hindi malaki. Tinitingnan ko pa yung movement. Kaya gusto ko guys sa inyo, especially for the young ones na nandiyan na gustong mag-start mag-invest, try nyo to guys. So mga moms naman na katulad ko, looking for other source of income, dito din guys, pwede kang kumita na mas malaki sa traditional bank. Pwede nating mas mapalaki pa yung kita as a passive income. So very easy lang guys, dinownload ko lang yung app nila since ako ay naka-Apple. Dinownload ko siya sa App Store. Kung kayo naman ay naka-Android, so sa Google Play kayo mag-download ng inyong app. Okay, create your account, email address, or your cellphone number. Submit ako ng ID, tapos nag-take ako ng photo. Less than 6 hours, na-verify na yung account ko. And then the following day, nag-start na ako to put the money. Ang bilis lang guys, kasi there are several payment methods. So I use GCash, pwede namang PayMaya, pwede rin namang GrabPay, Coins.ph. Pwede rin naman through banks. It's very user-friendly guys kasi makikita mo rin dito yung mga fluctuations. Huwag kayong ma-overwhelm mo. A lot of information. Marami pero pwede namang aralin, di ba? Dito sa light mode, very straightforward yung makikita mo. Whereas kung pupunta ka dun sa pro, mas marami kang makikita mga graphs, fluctuations, and all. Parang information overload. Explore nyo lang yung app and over time, masasanay na din kayo. Minsan kasi di ba parang, ay ano yan? Diyos ko po, hindi ko yan alam. Diba ganyan? Huwag na nga lang. Huwag ganon. Ang mga umaayaw, hindi nagwawagi. Kailangan meron tayong fighting spirit. So, let's try to make a fixed earn purchase. Let's go to Wellpin app. Magdi-deposit muna tayo. Kasi bibili tayo ng USDT. So, yung presyo ng USDT now is 56.12. Bibili ako ng mga 3,000 pesos. Confirm. Yung cash ko magagaling via GCash. Okay. So, ayan. So, madadirect ako sa aking GCash. Pwede nyo akong padalhan. Charot. There you go. After which, punta tayo sa invest portion. So, dito, fix earn. And then, gusto ko yung USDT. Click on earn now. I-click kong subscription ko maximum. And then, 60 day yung tenure. Pwede naman 30. Let's see. Kung 30 days, 5%. Kapag 60 days, 550. So, magta 30 days lang muna ako. Ayoko muna ng masyadong long term. Today is August 8. So, ang maturity nito ay September 8. So, let's see. Ayan. Okay, preview natin. So, 5% yung aking annual percent rate. Tingnan natin how it goes. Pero sabi dito, upon maturity, pwede mong i-auto-renew. So, i-click mo lang siyang ganyan. Pero kung ayaw mo naman, wag na lang, manual na lang. Again, yung maganda dito sa wealth, ikaw yung nagmamanage ng investment mo. Kung anong gusto mo, hindi ibang tao. Agree and subscribe. So, it says here, successfully subscribe. At ang interest ko ay mag-i-start bukas ng alas 4. Oh, diba? Principal and interest will be credited to your account on September 8. Kasi in tenure natin is 30 days, diba? Tapos hindi tayo nag-off ng auto-renewal. So, ibig sabihin,
i-withdrawin natin after 30 days. Order details! Yay! Sa mga magtatanong paano naman mag-withdraw or paano mag-cash out, very easy, as simple as you did in your cashing in. Pwede kayong mag-withdraw through your e-wallets or through your designated bank accounts. Siyempre guys, may mga investment na you need a lot of money, like when you invest in real estate, when you invest in condominiums, pero may mga investment naman na hindi kailangan ng masyadong maraming money, like UITF, yung mga mutual funds, pero namang investments like real fee na you can start as low as 50 pesos. So kung ano muna yung kaya, doon kayo mag-start until you build it up. Yung isang vlog ko where sinabi ko doon, ano ba yung mga lives regrets ko. Isa doon is not investing early. I'm very, very conservative. I'm very, very traditional na I just want to put my money in the bank na feeling ko pag nilagay ko sa iba, mawawala, girl. Dami kong na-miss na opportunities in terms kung in-invest ko yung money ko, baka dami ko ng ROI. Okay guys, so then inviting everyone to download Whalefin app and discover over 100 cryptocurrencies that you can start investing on. And of course, don't forget to use my invitation link down below and start our digital currency journey right now. Let's go! Go, go, go! Today is the first day of August. Happy August! Ang bilis! Malapit na ang Pasko po. So, I am currently fixing yung aking documents for my Korea visa application. So, today is the day. Na-expire yung Korea visa ko nung December 2020. Yun yung last na visa ko na 3-year multiple entry. Medyo puyat ako, guys, kasi nanood ako kagabi ng Binibining Pilipinas. So, naaliwang ate nyo. At ako ay natulog siguro mga almost 3 a.m. na. The time is 6:49 ng umaga. Ito yung mga pasalubong ng ate nyo from Korea. Maganda. Pero, hindi ako marunong mag-apply. Pero yung blush, hindi ko pa nagamit. Iba yung nagamit ko. Okay, let's go sa go. Bago ko umalis. Bagong deliveries from Shopee. Budol! Wait lang ah. If you remember guys, ito yung brand ng cookware na binigay ko kay Hazel na isang set. Except that, wala itong size na to doon sa binigay ko sa kanya. Hindi ko alam kasi that time na bumili ko, wala. Tapos nung nagtingin-tingin uli ako, meron ng ganito kaliit. And so, bumili ko for me, 20cm para sa mga omelette pancake. I have 24cm, 28 at saka 30. So, malaki siya. Eh kung lutuin mo lang naman, di ba maliit. Kumakalat siya na ganun sa kawali, pangit ng shape, di ba? Not unlike this, contained lang siya into this. And meron pa akong isa nito for Hazel. So, minsan kasi, di ba, parang kailangan natin ng paglilibangan. So, this is a set of silicone na utensil. Matagal ko na rin gusto kasi kapalitan ko na yung ating green na mga silicone utensils. Medyo matagal na rin siya eh. I think over a year na yan. Medyo pangit na siya. But it's so, so white. Kala ko medyo off-white. Pero maganda yung quality ha. This is 12 pieces including itong lalagyanan niya. Nakita ko kasi yung mga ganito umaabot sa around 1,200 something yung complete set. Pero ito, nabili ko lang siya ng mga 700 pesos. Naghanap ako talaga ng mura. Sabi ko kasi minsan, mura mahal, pare-parehas lang naman in the end. So, sabi ko, dun ako sa mura. Another one, ito naman para sa aking bagong kinakahiligan. Pangkape! Remember the last time bumili ako ng coffee machine? Mas gusto kong mag-mixing-mixing. Bartender. Tapos ginagano. May exhibition sila dito. Shhh! Ay! Blow! Ay! Parang damage. Oh, di ba? Along with that, may kasama na siya nito, which hindi ko alam kung para saan. If you figure out ko pa, guys, yun yung magmamagaling ka. Ako yun. Siyempre, meron tayong tong for the eyes. Parang steer. Nice. Actually, meron pa ako. Kasi nagmamadali na ako. These are all baso. Mga pang steerer ko. Ooh! Seryoso na ako sa aking bartendering career. Charot. Ah! Oh, di ba? Cute! Makikita niyo na lang ito sa aking vlog or sa TikTok. Good morning! Nice! So nice! I love! Di ba? I told you. Cute! Ah, bumili pala ako ng ano, pamasapin ng air fryer. So cute! There you go.
Pagod na ako sa pagtayo. Lulubusin ko na yung aking unboxing. Ah, baka dun sa isang ano glass, no? Para may takip. Anyway. Ang liliit lang pala. Akala ko malalaki. Pero mabigat siya, ha? Maganda naman yung quality. Nice naman siya. Imagine ko dito, mag-titi ako. Meron akong macarons o kaya croissants. Okay, yun na lang guys. Talaga, wala nang iba. Monday traffic is real. Alam niyo, parang ito yung feeling na hindi na ako sanay. My usual routine when I was working sa corp na ganito kaaga, you know, rushing, na makikipagsabayan sa traffic. Na-remind lang ako ng dating routine ko. So, hindi na ako sanay, guys. As early as 7 in the morning, traffic na. Walang kagalaw-galaw. Mga 15 minutes na hindi gumagalaw. Wandag na, guys. Baby, you're my angel. Angel baby. Diba? Angel baby. Gustong gusto ko siya. Wala na. Naaliwa ko kasi para pinapaikot ng tayo, diba? Yung chorus. Wala na naman ako sa tono. Aga-aga. Sasabihin na naman ng mga people. Ang galing talaga magluto ni Mami Haidee. Which, agree naman ako. Mas magaling ako magluto kaysa kumanta. Hindi rin ako marunong sumayaw, guys. Trying so hard sa TikTok. Grabe. It's not my talent, I know. Kaya, oo. Luto na lang tayo. Ganun. Done on submitting my documents and then I will be going back after 5 days. So, sobrang gutom ko, nahilo ako, so nag-drive-thru ako ng McDo at ubos na. Na mga requirements na sinabit ko, updated for your visa application form kasi nagbabago siya, so pinaka-latest dapat. So naka-attach doon yung Xerox copy ng passport, yung front page lang ng passport, PCA na docs, birth certificate. Also, nag-attach ako ng income tax return, nag-attach din ako ng bank certification with 3 months bank statement. And dinikre ko kasi self-employed, I have a business, so naka-attach din doon yung DTI certificate at saka of course yung inyong business permit. So yun ang aking mga sinubmit, all Xerox copies of course along with yung mga original passport nyo. So I have 3 passport, yung dalawa kasi expired na pero nandoon kasi yung mga previews na Kuya Visa ko, so kasama siyang naka-attach. Matagal bang nag-antay? Hindi naman ako nainip, no? Kasi comfortable naman yung place, air condition. So, parang okay lang. Tapos, nanonood naman ako ng YouTube. So, I waited like 45 minutes. Tapos, yun na. That is it. So, antayin natin ano magiging result after 5 days. Update ko kayo. Siyempre, na-expect ko naman. Ma-approve. Siyempre, dapat positive ka rin naman. Knowing na nakapunta na ako ng Korea for like 3 times na din. And, tinanggap naman yung aking mga documents. Mukhang accepted naman. I mean, andado naman lahat ng documents na kailangan nila. So, I feel like, ma-approve. Wish ko lang sana, ano, multiple entry. Hindi mo na kailangang mag-apply na mag-apply whenever you want to go back, di ba? Para readily available na siya. Bago sila, oh. Grilled corn. Si Xiao Pao. Food nila doon. Parang ang main spices is Cajun. Ang talap. Ang mais. Grilled yam. I am busog na. And so, see you tomorrow, guys. Tomorrow is another day. Bye! Advice ko kayo sa result ng aking visa. I wanna be